So bale, yung subok natin na pupunta tayo ng Pantao. Nag-check muna tayo ng mga kalsada na dadaanan natin papuntang Pantao. So ngayon, dito pa lang tayo sa papasok ng Sintrong Libon. Talagang yung mga poste nakabalandran sa gitna ng kalsada. So talagang not accessible nga, sabi nga. Talagang hindi pa kayang daanan ng mga motor. At may nakausap din tayo na mga nakasalubong natin, yung mga galing Libon, Sintrong Libon. Kinumusta natin yung daanan ng papuntang Bunbun, simula Libon, Sintrong Libon. So sabi nila, malakas daw yung tubig sa gitna ng kalsada. So syempre talagang hindi kaya. Kaya yung mga papuntang kosta na andito ngayon sa bayan ng Pulangi or nasa Legazpi, kung balak nyong pumunta ngayon or kaya bukas, huwag na kayong sumubok dahil talagang mahihirapan kayo. Grabe yung daanan, may mga poste na nakabalandra sa gitna ng kalsada, tapos dadaan kayo sa may gilid. Yan, katulad nitong nasa gilid na to, diyan kayo dadaan kung nakamotor kayo. Pero yung mga naka four wheels, talagang imposible. Siguro aabutin to ng mga 1 week kung actionan agad ng BFP, ng Bureau of Fire at ibang ngayon siya ng gobyerno bukas, baka sakali na maging 70% yung accessibility ng daanan papuntang coastal area. So kaya yung mga andyan sa costa, mga nasa part ng Bunbun, San Jose, Cagoscos at yung coastal area, balak yung pumunta ng Pulangi, huwag na kayong tumuloy dahil mahihirapan kayo.
dun sa papuntang Libon kung kumusta naman. So yun, dito tayo ngayon sa tulay ng Barangay Kinali. Yun po yung baha. So medyo mataas pa yung kanyang level. So mga ilang araw pa siguro to bago bumaba yung level ng tubig. Pakita ko lang yung tsura ng tulay ng Kinali. So ito ngayon, dito ngayon tayo sa pinaka gitna ng tulay. Sige po. Bali, napahinto tayo dahil nga, ayun, may posting sa unahan natin. So, for sure, hindi tayo makakapasok. Sentrong Libon sana tayo. Check natin kung okay naman yung kalsada. So, dito pa lang tayo sa unahan ng Imperial Subdivision. May mga posting ang nakabalandra sa gitna ng kalsada. So, kaya hindi natin mapapasok yung parte ng sentro ng Libon. Yun, so sabi nga, masakit. Talagang masakit dahil dito tayo ngayon sa gilid, dumaan. Sa palaran yung pagpuntang Libon kung galing ang Bulangi. Dahil yung mga dadaanan natin is maputik. Pakita natin. So ayan yung dadaanan kapag pupunta ka ng sentrong Libon galing kang Bulangi. Yan. So medyo mabutik siya, kaya kailangan na balance yung motor mo kapag mamaneho, kasi baka pwede kang malaglag dito sa baba. Grabe, kung susubukan yung pumunta ding ng Libon, tayo talagang hindi kayang pasukin ang motor.
Tapos yung bandang doon sa may Pabunbun, simula sindrong Libon, talagang mataas daw yung tubig, kaya imposibleng makatawid yung mga nakamotor. So no choice tayo, balik na lang tayo. So try natin next day kung kaya nang makalusot papuntang Costa.